mga tol, tamang nabasa nyo. Sarsiadong fried tapang boneless bangus. Naman, para intense. In this video, I'll gonna make it sure na sulit ang 5 minutes mo, tropa. Kasi first time na magkakaroon ng video na ganitong luto sa YouTube history. Oo! Bale, ito yung continuation ng naunang video ko na deboning of bangus na ginawa kong marinated. And for the sake of those na hindi nakapanood ng video, ilalagay ko sa description. Tapos isinama ko na rin dito sa video. Pero pinaiksi ko lang ng mga 1 minute lang as a recap. Satisfying din kasi ang pagde-debone kaya worth it na isama ito sa video. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa ko, mag-comment lang ka naman tropa ng request mong ipapaluto na local dish, yung mga usual na lutuin sa province nyo, at gagawan natin yan ng video. Marami pa akong videos dito na hindi tapos i-edit. Mga lutuing Bicol, Iloilo, Visayas, Ilocano, basta mas maraming tropa mas masaya. Bago ang lahat, maayong buntag sa tanan. Good morning! Naimbag nga daw kada kayo amin. May nag-request kasi nito na isa sa kapanalig natin. Isa daw sa paborito niya ang boneless tapang bangus. Tapos gustong-gusto din daw niya ang sarsiado. So why not? Gawin kong sarsiado ang pritong boneless marinated bangus, no, which is ginagawa ko na dati to. So bali ang boneless bangus natin ay mamarinate lang overnight. Oo, overnight lang para maganda pa rin ang texture ng bangus. Kapag matagal ang babad tapos lumapot ang marinade, pangit ang kakalabasan ng texture kapag prinitong bangus. So bali ito na siya kinabukasan, hindi ko nakuhanan ng video yung paglipat ko sa plastic bag na makapal para lunod na lunod sa mixture ang bangus. I-drain muna bago iprito. Yan, nagpainit na ako ng mantika, ay hindi ko nakuhanan yung paglubog ng first batch. Basta siguraduhin mainit na ang mantika bago ilagay ang bangus. At kailangang nakahandang pantakip kasi mahirap nang matalsikan ng face lock ng mainit na mantika. Kung kinakailangan mag face mask ka, mahirap na. Hindi naman masyadong matalsik to kasi marinated, pero kailangan pa rin nating maging sure na safe tayo sa talsik. Ganitong texture ang gusto nating ma-achieve. See? Itabi muna ang pritong marinated boneless bangus at ihanda ang mga aromatics na kakailanganin. Maglalagay ako ng Egyptian spring onion pandagdag kulay. Masarap din kasi kapag meron nito eh. Well, optional lang naman maglagay nito. Dito ko na lahat nilinis, binalatan at hinugasan para diretso chap-chap na. Yan, ganyan. Siguro doing nahugasan ng maayos. Ipinarinig ko lang yung ASMR kasi pinaghirapan ko din yan ni Pat sa edit at extract each sounds. Dinidikdik ko ng malala na parang galit na galit para madaling balatan. Bali, binalatan ko lang, hindi ko na chinap-chap. Tapos itong Egyptian spring onion, itong white part pang gisa, tapos itong green part para tumamaya sa sabot, at itong maliliit naman pang toppings. Itong kamatis lang ang meron tayo, kahit hindi tayo ay... Mas masarap sana kung mas marami nito eh. Ganito ako magchap-chap ng kamatis para hindi nasasayang yung katas. Tapos dalawang itlog lang din ang ilalagay ko. Nilagyan ko ng konting rock salt, tapos powdered black pepper. At syempre, kailangan batiin ng malala. At ito naman ang listahan ng mga gagamitin natin. Yan, pakibasa na lang po ah. Nakahanda na ang ating mga sangkap kaya pwede na tayong magsimula. So paano? Let's go! Magpainit ng isang sandok na mantika lang. Panggisa sa kaserola ni Marvin Agustin. Kahit alin ang mauna dyan, sibuyas man o bawang. Pwede ding sabay-sabay, depende sa trip. Inilagay ko na rin ang white part ng spring onion. Tapos yung ground black pepper. Hindi ko na hinintay na lumabas ang kaluluwa ng maginisa bago ko ilagay ang kamatis. Tapos tatlong kutsarang patis lang muna, paunang alat. Takpan hanggang lumabas yung katas ng kamatis. I-check kung pwede nang durugin. Kung hindi, pwede takpan ulit. Hindi ko dinurog ng malala para kahit papano may buo-buo pa rin. Nilagyan ko ng isang tasang tubig lang. Takpan hanggang kumulo. At kapag kumulo na, tikman ng sarsa para malaman ang final na alat at asim nito. Magdagdag ng rock salt kasi tatlong kutsarang patis lang yung kanina. Inilagay ko na rin ang spring onion at lahat ng pritong tapang bangus. Takpan saglit at kapag kumulo na, pwede na ilagay ang nabating itlog. Huwag haluin para buo-buo ang betlog. Maganda kasi sa picture-picture kapag buo-buo ang betlog. Yan, see? Ganito ang gusto kong ma-achieve. Buo-buo ang itlog para maganda sa picture-picture, tropa. Patayin na nga po eh, dahil tapos na tayong magluto. It's plating time for our sarsiado fried boneless marinated milkfish. Arte yarn. Hindi bagay puta. Plating ang tawag sa pag-arrange ng niluto sa isang lagayan para kaaya-aya sa kakain at sa picture-picture. Oh, sana nagutom kayo. Maraming salamat! Love you! So, paano? Peace!